Hello guys, welcome to my YouTube channel Ardor TV here. Nice ko lang pong i-shout out lahat ng mga kaibigan nating vlogger out there. At syempre kasi simula ko pa lang pero sobra pong yung pagtanggap ninyo, yung sobrang dami ng support na binigay niyo po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa kapwa nating vlogger out there. Syempre po, mas matagal na kayo sa industriyang yan. So, ako kasi simula ko pa lang, then 7 days ko pa lang po na nagpa-vlog. So, yun. Kumbaga, kayo nandun na, tapos ako nandito pa rin. Nagsisimula pa lang po ako. Pero, sobrang init na po ng pagtanggap ninyo at pagtangkilik po sa aking mga simple videos, yun, na hindi alam kung anong tema or concept ng i-vlog kasi sobrang busy. So, yun. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, sa lahat po na nagbuhos ng mga puso-puso at comments out there. Maraming salamat po. Sobrang paulit-ulit, paulit-ulit. Ayan. Nais ko lang pong pasalamatan lahat kayo. Yung mga hindi pa nagsasubscribe or nagdadalawang isip pa rin po sa pag-subscribe ng aking YouTube channel. Mga kaara, hinihingi ko po sa inyo. Yung isang pag-like ninyo at pag-share ninyo ay sobrang malaki na pong maitutulong nito sa aking gustong gawing proyekto na makatulong sa aking mga kapwa. Sorsoganon. Ayan. Madami po kayong matutulungan sa isang share ninyo at like ninyo sa aking YouTube channel. Ipapakita ko po sa inyo na may mapupuntahan po itong isang share ninyo at like ninyo. At pag-watch nyo ng aking YouTube channel, marami pong matutulungan. So, yan. Maraming salamat po. 1,900 subscribers in just 2 weeks. So, hindi masama. So, maraming salamat po doon. At maraming salamat din po sa kay Papa God. Ayan. Salamat po sa tiwala. Salamat. Wala na po akong masasabi kundi please support my channel. Please share and like. Ayun po, sobrang masaya lang po ako kasi syempre nakakahiya pero kailangan gawin ito dahil gusto ko pong makatulong. So yun, maraming salamat po sa lahat. Ayun, salamat po sa mga ano ba, wala akong masabi, sobrang masaya lang po ako. Ayun. Kasi, syempre, kasi simula ko lang, pero, hindi, madami na yung tumangkilik. Ayan. Maraming salamat po sa mga tumudong, ano ba, wala, naiiyak lang po ako, sobrang saya. Kasi, sa likod po nito, may taong talagang, ang laki ng naitulong at naiambag sa akin. Pero alam mo na yun kung sino ka. So, yan. Malaking tulong po itong ginawa mo sa akin. So, yan. Maraming salamat po. At lahat po ng inyong i-request na aking i-vlog. Comment below lang po kayo, mga kaara. At tatry ni Ara na gawin ito kung kaya ko. Yan. Kasi hindi naman siguro lahat ng i-request ninyo ay kaya ni Ara. So, yun. Mga kaara, sobrang masaya lang po talaga ako. Siguro nakikita nyo naman po sa aking pisngi at sa aking mga mata na mapupungay. Joke. Yan. Maraming salamat po. Sobra. Paulit-ulit akong magpapasalamat po sa inyo. Salamat po. Yun. Sana magkita-kita pa tayo sa maraming pang video gagawin ko. I love you all. I love you. So, ayan mga kaara. Ang dami ko ng pasasalamat na nabanggit. Nakakaloka na.
So, ayun, mga ka-aral, sobra lang ako masaya. Nakaka-overwhelm kasi, syempre, first time, nakakahiya din mga ginagawa ko. Pero, parang, ano lang, ginagawa ko lang po, ano, nag-enjoy, ayun. Kala mo, artista ka, pero hindi. Yun. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Ayan, ha? Madami akong sa inyong gustong pasalamatan. Gusto ko kayong isa-isahing i-shout out. So, paano ba yun? So, hindi. May isang araw na gusto ko lahat ng concept at videos ko, lahat kayo babanggitin ko. So, abangan nyo po yun. Kasi, sobra talagang masaya. Masaya ako. So, maraming salamat po sa isang likes yun. Isang likes at limang nag-share ng videos ko. Yun, maraming salamat po. Nakakatuwa. Kasi ganito pala mag-YouTube. Ganito pala mag-vlog. Hindi ko akalain. Ayun. Minsan nakakatuwa kwento ko sa inyo. Kasi yung mga totoo. Kasi dito mo makikita talaga yung mga friend mo. Kung talagang sumusuporta sila sa'yo or sumusuporta sila sa'yo. Ayun. Yung iilan lang yung nakita ko. Yung talagang full support at naniniwala na magkakaroon ka ng ganitong subscribers. Ayan. Maraming salamat po mga kaibigan ko na nagtiwala at ayun. Hindi ng bash. So, yun. Kasi, syempre, hindi ko naman akalain yun. Syempre, sabi nga po daw, minsan daw, sa pagiging vlogger, marami kang mai-encounter. So, yun po, wala naman po akong gustong iparating or ibig sabihin, pero gusto ko lang talaga sabihin na yung feeling pala ganito. Yung feeling na parang nag-aaka sa camera na totoo. Totoo ka. So, yun mga kaara. Ganito pala yung buhay ng isang vlogger. Pero syempre, ako, yung gamit ko lang ay cellphone, yung natural na cellphone, yung mumurahing cellphone. So, hindi po ako nag-expect na magkakaroon ako ng malinaw na cam. Kasi, syempre, mumurahin nga po yung gamit ko pang vlog. So, hindi pa rin naman ako nakakapagtabi ng para doon sa makabili ng bagong cellphone. So, yun. Alam ko madaming basher. Alam ko may mga kaibigan ako na hindi sila support sa ginagawa ko. So, yun, hindi naman po yun maaalis. Pero, yung reason out ko ba't ako nag-vlog, wala lang. Hindi ko nga po alam eh. Kasi yung isang kaibigan ko, sabi niya, mag-vlog daw ako. So, yun, pinakinggan ko lang naman siya. Siya yung nag-push sa akin, mag-vlog. So, wala lang. Sa akin kasi nahihiya pa ako. Pero, at this time, siguro, pagpasensyahan nyo na po kasi talagang wala pa po akong masyadong gamit. So, cellphone lang po ang meron ako. At wala pa tayong budget sa mamahaling mga gamit na yan. Siyempre, may inuuna pa si Ara. So, yun. Ano pa ba yung sasabihin ko? Yun po. Salamat sa mga bashers. Yun, nagsisimula pa lang ako. Pero alam ko naman eh, hindi naman yun naalis. Pero, salamat. Ayun, palakwento si Dora. Si Dora, madaldal. Si Dora,
La Cochera. So, yun, tinawag kong sarili kong Aradora kasi lagi nga ho akong may bag. Yun. Maraming salamat doon sa mga ayaw mag-likes and mag-share. Salamat. Yun. So, yun. Mahilig talaga ako sa yun. So, yun. So, yun. Tabaching-ching si Ara. Chubby po ako. In real life, I'm chubby. Yun. Chubby po si Ara. Masaya ko kaya. Masaya-saya ko. Sobrang saya ko. Promise. Masaya ako. So, wala nang pakialaman. Dun ka lang sa lugar mo. Basta akong masaya. Intindihan niyo ba? Kaya talaga akong mamahalin cellphone sa pagpa-vlog. Sobrang masaya ako. Hindi ko alam yung bakit. Pero masaya talaga ako. Kasi, kahit papano, isa lang yung nag-share. Isang nag-share. Tapos, mga nag-likes, mga tatlo. So, thank you. Lagi silang tatlong likes, then lima yung nag-share. Salamat. Salamat sa bali, lima, anim, pito, walo. So, walong yun. Kung sino man po kayo, maraming salamat po sa pagla-likes at pag-share ng aking vlog. Ayan. Hindi ko kasi alam eh. Ganito mo na yung feeling. So, ngiti-ngiti si Ari. Hindi ko alam na dapat pala mataas din daw yung likes. Tapos may mga ganan-ganan. So, yun. Basta, hindi ko alam. Yun, natutuwa lang ako kasi hindi talaga ako marunong ng mga ganyan-ganyan. Basta sabi ko, magla-live lang ako. Tsaka gusto lang tumawa ng tumawa. Yun. Siyempre, simple lang yung buhay ni Ara. Yun. Masaya ka sa cellphone ko. Ilang taon na kami magkasama. So, yun. Matagal na rin kami magkasama ng aking cellphone. Mga anim na taon. Ayan. So, yun. Tapos makikita mo sa anim na taon na yun. Ngayon ka lang nag-vlog. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa kasi nag-vlog ka kung kailan ang dami ng vlogger. Hindi joke lang. May reason ako bakit ako nag-vlog. Kasi, syempre, sabi ko nga noon, gusto ko rin makatulong. Baka ito na yung way para makatulong ako sa kanila dun sa mga gusto kong tulungan. So, ito na siguro yung hudyat ni Papa God sa akin. Yung break ko. Sana. Hindi. Sana nga, no. Ito yung break ni Papa God. Kasi, syempre, yung buhay ni Aradora namumundok. Lagi ako nasa bundok. Tapos yun, marami din akong experience na hindi maganda sa ka-worker ko, yun. Nakakaiyak lang kasi syempre, minsan may benta, minsan wala. So, wag kang focus na lagi kang makakabenta, pero positive lang kasi positibo akong tao. So, yung isip ko, okay lang hindi nila ako bigyan ng share ko at ng sapagot ko. For the other day, si God naman nagbibless naman siya, lagi niya akong love, ayan. Lagi niya akong pinararamdam na lagi dapat masaya. Yun, so, yun. Hindi ako malungkot. So, bawal malungkot kay Ara. So, yun. Kasi doon ako nila kilala bilang Ara Dorang masayahin, laging nakangiti. So, yun. Kahit pagod, nakangiti pa rin si Ara. Mabait si Ara. Yun. Basta, napaka-bless ko. Maraming salamat po dun sa mga taong laging nasa likod ko. Alam nyo kung sino kayo. Sa mga co-worker ko at sa mga co-agent ko. Maraming salamat mga ka-Ara. Yun. Saya ko. Paano pa mga ka-Dora kapag nalulungkot ka? Tsaka gusto mong mag-selfie at makita yung mga itsura mo.
Tingnan nyo si Ara ganito kapag naboboring ako at wala akong kausap. Selfie ako ng selfie. Ubus na yung memory ng aking phone. Selfie lang ako ng selfie kahit anong angle gusto ko. Ganyan. Diba? Gumaganda daw yung pisngi ng babae kapag marunong kong mag-angulo. So, mag-aangulo ka ng ganito. Sino kamukha ko dyan? Ganito. So, may kamukha. Sino kamukha ko dyan? Yung big na big ka na. Tapos nagpipiling sexy ka pa door. Yung nagpipictorial ka kapag boring na boring ka, wala kang kausap, tulog silang lahat. Tapos ikaw ganito. Yung kailangan mong umarte, ganito. Dapat maangas ka. Yan. Huwag kayong mambash. Kanya-kanya to. Yan. Gusto ko lang. Ito nga tayong pakialaman. Negra talaga ako sa personally. So, yan. Kapag galit ka ganito. Pag galit ka ganito. At kapag ayaw mo naman na yung mukha mo ay makapala sa camera, dapat side view. Ganito. Kapag magpapapicture ka tapos gusto mo maliit yung mukha mo sa cam, ganito. Maangas. Tapos kapag naman gustong-gusto mo talaga ng maganda yung angulo mo sa cam, tapos hindi mo alam kung paano ka, ganito. Yun. Kuha mo. So, yun. Sinasabi kasi nila, madami daw ako kamukha sa bawat angulo. Hindi naman talaga yan. Hindi naman talaga ako to eh. Hindi naman talaga ako ganito eh. Nangarap lang talaga ako. Yun, ganito. Kaya huwag kayong mambubuli ah. Iwasan yung mambuli. Tsaka huwag kayong pintas ng pintas. Kasi ako na naranasan yung pamimintas nila. Medyo talagang ano ko lang yung ano ko. Yung ano ko, sarili ko. Para lumuha yung mga mata ng mga chismosa mong kapitbahay. Yan. Chismosa mong mga kaibigan. Yan. Yung mga plastic. Joke. Yung gusto kong i-bash. Hindi joke lang. So, totoo yun. Totoo yun, diba? Marami nang babash. Kapag mataba ka, ay, ang taba mo. Kapag payat ka, ang payat mo. Kapag wala kang makain at pumayat ka, diba? Alin doon ang mas masama? Yung tumaba ka na wala ka ng kinakain pero mataba ka pa rin. O yung payat na kapag wala na pagkain, butot balat. So, syempre doon ka na sa mataba. Maganda kaya kaming matataba. Wah! Sinong nagsabing pangit ang matataba? Palaban ng mga matataba, chubby kami. Hindi kami mataba. Sexy ang mga chubby. Joke lang ba kami mabigat? Hindi. Pinapatawa lang kayo ni Ara. Kanyan talaga ang buhay ng chubby. Pinapatawa lang talaga kita. Mga ka-Ara, yung sobrang saya mo
gusto nang lumabas ng luha mo. Maraming salamat po sa dalawang nag-like at limang nag-share. Maraming salamat po, nakakaiyak lang. Kasi graduate na ako ng 1,000 subscribers. So, salamat po, YouTube. Yun. Salamat mga kaara tsaka kadoro natin dyan na talaga naman na sumusuporta sa akin. Yun. Maraming salamat po. At sa muli, sana wag niyo pong kaliligtaan na lagi po kayo magsasubscribe at lagi niyo rin pong sanang i-like and share and comment below. So, yun. Inaantok na si Dora. So, maaga pa ako. Tomorrow. So, ano ba? Lagi ka ba may so? Ano to? Susunod. Susumufado yun. But, so, yun. Ano ba? Lagi kang may yun. Ano yun? Yun ka. Nahanap ko sa tweet na... Dora, Dora. Nagpapatulog si Dora. Paano ba magpatulog ng sarili kanito? Dora, Dora. Hindi, yun. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you, mga kapabloggers out there. Maraming thank you. Yan. Sana support nyo pa po ako, kagaya nyo, para makatulong ako. Push nyo na. Huwag nyo na akong i-bash. Help me na. Yan. Tulungan nyo na ako, mga kapabloggers. Promote nyo naman ako. Yan. Promote nyo naman ako, guys. Promote nyo naman po ako. Promote. Yan. Promote nyo na lang kaya yung iBag ko. Yung iBag ko na lang yung promote ninyo. Laki ng iBag ko. Ito na lang kay i-vlog ko. Paano ba mawala yung iBag ko? Ano ba? Mga kapoko vloggers, tulungan nyo naman ako. Baba nyo naman yung bahay. Di joke lang. Yan. Inaantok na talaga po ako. So, matutulog na tayo. Bukas ulit. Abangan niyo yung ano ko. Yung abangan. Ang mga pasaway ni Aradora. Yan. Abangan niyo yung mga kapasaway-pasaway-pasaway. Pasaway-pasaway-pasaway. Pasaway-pasaway-pasaway. Hey. Huwag kang pasaway. Huy. Kumpusuy. Yan. Maraming salamat. At ako'y matutulog na. Hindi ko na kaya. At maaga pa ako bukas. Ako'y matutulog na. Kung gusto niyo akong tabihan, halika na. So yan, matutulog na si Ara. At ipag-pray nyo na bukas, mainit na. Yeah. Ipag-pray nyo si Ara na ingatan ako ng aking anghel kasi kahit saan-saan ako sumisiksik. Yun.
ito lang yung kaya ng camera ko eh. May ilaw, tapos ganito. Ito lang kaya ng camera ko kasi yun lang kaya ni Ara. Hayaan nyo na. Yan. Ganyan. Ganyan. Sino kamukha ko? Doon sa mga nagsasabi na madami akong kamukha, maraming salamat po. Pero, yung kamukha ko talaga ay ang sarili ko. Siyempre, of course, sarili kong kamukha ko. Alam mo naman, kamukha kita. Hindi joke lang. Yan. Hindi naman talaga ako ganito dati. Nag-ano lang ako. Gumanda lang ako. Kasi in love. In love. Gusto ko talaga mawala yung eyebag ko. Cellphone nga. Di mo kaya. Eyebag pa kayo. Yan. Yan. Mahal ba yung cellphone? Hindi ko kasi alam po ano-ano yung mga pinagsasabi nilang ganito dapat, ganito, ganito, ganito. Wala kasi ako nun. Wala tayong pambili niyan. Mahal yan. Dito lang tayo sa mura. Dito lang tayo sa mura. Mapapamura ka sa mura. At mapapamahal ka sa mahal. So, dito ka lang sa mura. Kasi lahat ng mga nagmamahal at mahal, napapamura. So, yun. Mahal kasi ng cellphone. Mahal ng mga ano, uso ngayon. Hindi kaya ni Dora. Kung pwede lang ihulog sa langit, galing sa langit, para magkaroon din ako. Yun. Wala eh. Wala tayong pambili ng mahal. Nagtitipid si Dora. Marami pa tayong bibiling bigas. So, yun. Yun. Yun ka. Mga ka-ara, matutulog na tayo. Kanina pa ako namamaalam. Pati hindi natatapos tong video. Kanina pa ako sabi ng sabi na matutulog na ako. Hindi matapos-tapos tong video. Ha? Magkita-kita muli tayo sa marami-marami pang videos. Makikilala niyo ako ng gusto. Sana tumatak po sa inyong mga puso't isipan. Ayan, huwag niyong kalimutan si Ara. Huwag lagi tayong mawawala ng pag-asa. Kapag down na down tayo, may mga pangarap tayo, mangarap lang. Pasasaan at pasasaan, makukuha mo rin yun. Basta ako, ilang taon na ako nangangarap. Nangangarap na makabili ng cellphone, hindi pa rin nakakabili. Kati ng mukha ko. Kati ha. Makati. Kumakati yung mga kaara yung ilong ko. So, gusto nyo ba dito nilang matulog sa aking mini chair? Dito ako matutulog, mga ka-ara. Gusto nyo? Saan ba, Dora, yung punta mo? Hindi ka pa matulog. Umaaura ka pa gabi na. Ba't ka pa na pa may makeup? Hindi, nagtrabaho lang ako kanina. May makeup talaga ako kanina pa. Pataas naman ako, pataas, pataas ng pataas, ng pataas. Iba naman yung pataas ng pataas, hindi naman sa YouTube. Maraming salamat. Ako'y matutulog na. At magkita-kita muli tayo bukas. At maganda bukas. Good night mga ka-ara. Magpapahinga na ako kasi kailangan kong bumiyahe bukas. So ngayon, magpapaalam na ako dahil kailangan kong magbiyahe. Ayun, nakailang ulit ka ba, Ara? Sige, pag-aralan mo, sasabihin mo mga 10 beses para masa ulo mo. Good night na nga. Good night, mga ka-Ara.
Till tomorrow, see you. Good night. Alam, I love you all. I love you all. Maraming salamat. Inaantok ako eh. Inaantok na si Ara. Matutulog na po ako mga ka-Ara. At baka mahulog ko tong cellphone. Hindi na tayo magkita-kita kapag nahulog ko tong cellphone at wala na kaming pambili. Kaya iniingatan namin to kasi tumatagal sa amin ng taon. Kasi di, syempre mahirap. Mahirap bumili ng cellphone. Kasi mamahali na yung mga nandyan. So, yun. Mga ka-Ara, uuwi na si Ara. Magpapahinga din. See you tomorrow. Good night, everyone. Say good night and good morning na pala. Yun. Good night and good morning. Good morning. Good morning. Yan, umaga na naman mga ka-Ara. Bilis ng oras. It's already 6:14 in the morning. At alam nyo ba, maulan dito sa Sorsogon City. Para kaming nasa Baguio. Ang lamig. Sobrang lamig. Ang sarap matulog kung walang trabaho. Dito ako sa aking maliit na bed. Yan. Wanna say. Yun. Mga ka-Ara, good morning. Good morning! Ano ba tatanong niyo sa akin? Wala, masaya lang. Kasi dapat pagising mo, positive lagi yung pagising mo eh. So, yun, marami yung positivity na pumasok sa aking utak. Kagabi habang natutulog ako na full battery si Ara. So, yun. Kaya, gandang gising ni Ara. Ara. Sarap. Unat. Ara. So, yun mga ka-Ara. Ang sarap matulog kapag maulan kahit wala ka ng electric fan. Kaya yung breakfast. Ang bangong-bango ng breakfast ng kapitbahay namin. Toyo. Sarap na amoy ko dito sa taas. Nagugutom ako. Sarap magmukbang ulit. Natulog po ako kagabi, pasensya na, hindi ko na natapos, hindi na rin ako nakapag say goodbye, pero yun mga ka-Ara, nang gumising ako, tumaas na naman siya, so ibig sabihin madami talagang tumutulong, so hindi ko kayo dapat lang pala pasalamatan kasi Salamat kay Papa God na binigay niya ako ng self-confidence, ng makapal na mukha. Yun, lagi naman ako pinagbibigyan ni Papa God sa lahat ng gusto kong makuha at marating. Yun, mabait daw kasi ako, sabi ni Papa God. Hindi. Malambing lang talaga kay Papa God lagi. Kahit na delay yung dumarating, hindi niya agad-agad binibigay kapag nahingi ako. Pero at least, kapag talagang tama sa oras, or tama at kailangan, binibigay niya naman na sa akin. So, yun. Kaya I'm so blessed. Blessed na blessed ako at love na love ako ni Papa God. Lalo ngayon na pinasok niya ako dito. Hindi ko alam eh, ba't ako nakapasok dito at naging
naging vlogger ako. Hindi ko alam eh kung paano ba nagsimula, ganito, ganito. Tapos ngayon nakikita ko yung mukha ko dito. Pero, promise, alam ko may dahilan. May dahilan si Papa God. At, titingnan natin kung ano yung dahilan niya. Kasi syempre, humingi ako sa kanya eh. Lagi ako humingi sa kanya. Papa God, ganito, gusto ko ganito. Gusto ko pong makatulong. Alam niya naman na yung nasa puso ko. Simula ng bata pa ako. So, minsan kasi may kahirapan na rin ang trabaho ko. Minsan wala. Tsaka madaming basher. Yun. Minsan konti lang yung kita ko. Tama lang din naman sa pagkain namin araw-araw. Yun. Kaya siguro, sigad na din yung nagiwa ng way. Napagising ko, ganito na. Isa na akong vlogger. So, yun. Kaya, ibigay natin sa kanya lahat ng worries natin. At siya na yung gago. Yun. Kapag kasi, mga kaara ganito, kapag binigay natin lahat ng worries natin yung gabi, magpipray ka kay Papa God, then, hindi naman masama na lahat nagbibiro ka or palabiro ka, kagaya ko mga kaara, palabiro talaga si Ara. Oo. Kasi lahat naman yata ng ikikwento ng ibang tao sa akin, halos lahat naranasan ko na. Kumbaga lahat na mga nakikita ko before pa sila magsalita, tsaka marunong ako magbasa ng isip ng isang tao nang nakakausap ko. So, kapag alam ko naman na negative yung nararamdaman ko, kahit sabihin natin magkaibigan tayo, talagang kusa akong mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo. Hindi kasi ako sanay sa usapang bara-bara. I mean, ang bara-bara yung pag-uusapan mo yung isang tao behind her or his back. Ayoko po ng ganun. Yun ang pinaka ayaw ko po, na manira ng ibang tao. Hindi ko ugali yun talaga. Then, alam yun ni Papa God. So, kapag siguro nararamdaman ni Papa God na, oh, may taong ganito. Halimbawa, binigay niya sa akin bilang bagong kaibigan. Yun pa lang, isang minuto lang, nakikilala ko sila, tapos maabot kami ng isang buwan, magkakilala-kilala, then bigla si God, oops, yun, ganon. Nag-break din si Papa God sa akin. So, alam niya. Kasi lahat naman, pinagpipray ko, mga kaibigan ko, lahat-lahat sila pinagpipray ko na thank you, Papa God, binigay mo itong tao sa akin, pinakilala mo. Lahat ng client ko, pinagpipray ko sila. Then, yun, pinagpipray ko sila everyday na sana maging okay yung transaction namin, ganun. Tapos ingatan mo yung family nila na hindi na kapag bibili sila sa akin ng property, hindi sila magdalawang isip at maging maayos yung nabili nila. Or etong lupa yung magiging dahilan na ako yung way para umangat yung buhay nila. Ganun ako mag-pray kay Papa God. Kaya ngayon, pinag-pray ko kay Papa God na, oh, Papa God, ba't ako nandito? Ba't mo ako nilagay sa pagiging vlogger? Hindi ako marunong. At hindi din naman po talaga ako yung kagandahan. Lagi lang ako maganda siguro sa camera. Pero karamihan talaga ng itsura ako. Yagit. Sobrang yagit ako, guys. Kapag nagtatrabaho ako, minsan haggard. Kasi inaalis ko, wala akong makeup. Kasi matutunaw din naman sa araw, sa pagod, sa pawis, ganun. So, minsan nagmamadali ako. Nakapants lang, t-shirt, ganun. Kasimple yung buhay ko. Mahirap, pero masaya. Sobrang saya ng pinasok kong trabaho. Yung pagiging real estate agent and broker, napakasaya, sobra. So, yun po. Kaya ako naikwento ngayong umaga kasi hindi ko alam kung anong sinink in ni Papa God sa utak ko. While I'm sleeping, yun, habang nagre-rest ako, parang sabi ni Papa God, o ikaw, magkwento ka kanan. So yun, nagkwento ako simula pa kagabi, diba? Mahaba na ngayong kwento. Kailangan po kasi ng 1 hour. So ito, sana panoorin niyo. So yun, pinapipray ko, Papa God, naway, hindi sila magsawa sa kaka-watch ng aking mga
simple, corny na videos kasi hindi pa nga po ako marunong. So, yun. Pero sabi nga ni Papagad kagabi sa akin, the real you, the real you, yun. Sabihin ko doon kung sino ba talaga ako. So, kung marami kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment below. Sabi ko sa inyo, sabihin nyo, itanong nyo, Ara, ba't ka naging, ano, Ara, ba't naging ganito ka? Ara, ba't ganito ka? So, yun. Tsaka, ano din ako eh, kumbaga, sports ako. Yun. Kaya walang problema sa akin yan. Kung kalog, kalog. Ayan, kalog kasi ako. So, wala kayong mapapala sa akin. Hindi pa naman ako yung taong pikon. Kaya pasensya. Kaya yun. Ayun. Kumanta ka ng yun ka. Ganda ng araw. Huwag niyong sirain. Joke. To, bumanga na ako mga kaara kasi kailangan ko din po mag-asikaso ng breakfast. Then, kailangan ko pong mag-ayos ng dadalhin ko ngayon sa aking trabaho. Going to Legazpi po ako at imimet ko yung sister ng aking kaibigan. Naging kaibigan ko po siya sa Facebook. Mayroon pa akong naging kaibigan na sa ibang bansa po siya. Hindi ko alam eh. Paano ba kami kinonek ni Papagad? So, madami, parang gusto ko din siyang ikwento kung paano ako nagkaroon ng little sister na hindi ko inakala. So, yun. Ilang araw lang kami nagkwento-kwentohan. Nagsimula sa tanong-tanong ng lupa. Yun. Nagkaroon ako ng instant sister at kapatid sa Facebook, sa Messenger. Isang client na medyo parehas kami ng kwento. Hindi. Parang nagkatagpo kami or pinagtagpo ba talaga kami ni Papa God. So, ang saya, nakaka-wow ako kasi nagkaroon na ako ng little sister. Yun nga, nagkaroon na kami ng little na parang hindi pagkakaunawaan sila ng family nila. Pero okay lang yun. Pinagpipray ko siya na naway maging okay na lahat. Anyway, doon na tayo sa pagtayo ko at sa aking bed. Yun. Ganito. So, andito na ako. Tumayo ako dito. Yan. Ito. Ito yung aura ko. Kapag positive ka, matutulog, pagising mo, positibo ka pa rin. Hindi ka yung sad or maraming iniisip pagtulog mo. Kasi pag natulog ka ng negative ka, pagising mo, negative ka. While kapag natulog ka ng happy ka, satisfied ka, yun, pagising mo, maganda ka. Pak na pak ka. Yun. Si Ara kasi ano, hindi naman talaga po ako maputi sa personal. Kasi nga po, syempre gumagamit tayo ng mga pang-glow, yun. May iniinom tayong pang-glow, ayun. Yan lang yun, pero hindi talaga ako. Kasi sobra ko ng itim ngayon sa kakabilad. So, nagpapasalamat ako sa mga sponsor natin dyan. Sponsor. So, binigay nilang pang-glow kapag bagong gising ako, yun. Hindi, masayahin lang talaga ako. Kaya kapag nasa camera, siguro glow na glow yung mukha ko, yung skin ko. Yun. Pero, wala eh. Pag-gising ko, syempre, pag-gising sa umaga, yun, ngalan mo'y pupurihin. Yun, yun ang lagi kong ginagawa kapag galing akong matulog. Yun, tatawagin ko si Papa God. Yun, pupurihin ko si Papa God para lahat, kung anong gagawin ko, kumbaga nasa tama, tsaka kung sino man yung makakasama ko, yung meron din po silang, nasa tama silang pag-iisip. So, yun po. Ganun lang naman ako kasimple mag-isip at mag-pray na lagi niyang ginagrant. Kaya, Papa God, ayan, maraming salamat. Then, maraming salamat din po, tinulak mo akong maging vlogger na hindi talaga akong marunong.
hindi talaga ako marunong. So, yun. Sana, ikaw na din ang bahala sa mga bashers ko. Kasi hindi ako, hindi kasi ako marunong kung paano yung sagutin yung mga bashers. Hindi, ayoko ng bashers. Lahat ko kayo kaibigan. Walang basher at walang magiging basher sa akin. Yun. Think positive. Yun. Walang basher kay Ara. Wala. Ayoko ng basher. Huwag niyo akong ibabash. Yun. Kasi, kapag binash niyo ako, patatawanin ko lang kayo. Walang basher. At, huwag niyo akong ibash. Kasi, tutulungan ko pa kayong ibash tuloy ang sarili ko. Hindi. Hindi ka na. Ayoko ng basher. Ito. Itong place na to, mga Ka-Ara. Dito ako tumatambay kapag gusto kong mag-coffee or selfie. Ito, itong location na to. Ito yung gustong-gusto kong upuan. Mas dito ako lagi nagsiselfie. Kung nakikita nyo yun sa mga post ko sa aking, sa aking Facebook. Ito yun. Itong wall na to. Dito ako lagi nagsiselfie. Then, ito yung pinakagusto kong part ng aking bahay. Ito. Dito sa hagdan na to. Kasi itong hagdan na to, sa totoo lang, mga Ka-Ara, malaki yung memories ko dito. Yun. Dahil nga po dito, dito ko tumayo. Kumbaga, ito yung naging strong lead ko. Itong hagdan na to na ginawa na pinagawa ko. Dito ako nagsimula kasi siya yung stepping stone ko simula nang nagtrabaho ako. So ayun, yung mga dreams, ayan. Dito ako nag-start. So sa bawat step mo doon, yun, iniisip ko dapat ganito. So, wala pa ako dito. Nasa doon pa lang ako eh. So, hindi pa puli. So, nandun pa lang ako. Siguro nandito pa lang. So, diba 12 yung hagdan? Yung aapakan mo sa hagdan. So, siguro sa 12, nasa pang 5. So, may 12 pa. So, hindi ko alam kung ano yung mga 12 na ibibigay ni Papa God sa akin. Kung ano yung mga pasabog ni Papa God sa akin. Pero dahil nandito ako at nilagay niya ako dito sa pagiging vlogger at pagkakaroon ng ganitong trabaho, hindi ko alam kung gusto niya akong ipakilala sa buong mundo. Hindi ko alam kung gusto ko ni Papa God ipakilala yung anak niyang pasaway na lagi na lang nagre-request. Hindi. Yun. Hindi, sa totoo lang kasi para palagi ako nagre-request kay Papa God. Ayun. Kaya lang ganun. Hindi ko lang yata nire-request sa kanya yung bagong cellphone ko. Oo, hindi ako nagre-request na bigyan niya ako ng bagong cellphone kasi malabo. Pero yun. Kaya sa mga makakapanood ng video na ito, itong video ko, ito lang yung magiging advice ko sa inyo buhat sa kaibigang Aradora. Mula sa aking puso, papunta sa inyo, kung naririnig niyo po ako at nakikita niyo po itong video ito, mangarap lang po kayo. At sa pangarap na yon, lagyan niyo po ng pagpupursige, yung pursigido ko. Tsaka huwag lalaki yung ulo mo. Then lagi kang, dapat yung paa mo laging nasa baba. Apakan ka man ng kung sino-sino. Sabihin man po nila na nagbago ka. Pero dapat ipakita mo talaga. Kasi ako laging nababash. Ako nababash talaga ako ng mga kaibigan ko. Umangat, ganito-ganito. Hindi ako umangat. As kayo yung nagbago. So, yun yung advice ko. Huwag tayong magbabago. Lagi tayong, siguro nagbago, ako kasi nagbago kasi wala akong time. Lagi ako nasa bundok. Kasama ko yung mga
Doro, mga dorong ano, monkey joke. Hindi. Oo, lagi akong nasa bundok. Masaya ako eh sa bundok. Kulang na lang akin na yung bundok. Iba yung bundok na meron ako, iba. Ito yung bundok na meron ako, pag-aari ko to. So, yun. Lakas lang ng loob. Kapag may mga pangarap ka, hindi naman kasi isang click, nandyan na, ibibigay na kagad. Hindi ganun. Kagaya lang ng pag-YouTube ko ngayon, pagla-live ko po ngayon, hindi ko alam na ganito kabilis. Kasi sabi nila, may isa ako kasi kwento ko lang sa inyo. Nung nag-start po ako isang araw, may nambash agad kaagad. May nambash kaagad sa akin. Yun. Nasabi niya, matagal daw, pahirapan daw, kaibigan ko siya. Yan, bumaba po si Ara mula doon sa aming hagdan. Bumaba po ako para mag-coffee break. Yan. Magko-coffee break tayo mga ka-Ara. Yun lang, yung advice ko lang lagi sa inyo. Doon tayo ulit. Pagpasensya nyo na madaldal talaga ako. Basta sabi ko sa inyo mga ka-Ara, hayaan nyo yung mga negative people, pero huwag nyong hayang apak-apakan kayo. Kasi ako, noon naranasan ko talaga yung napak-apakan lang ako. Huwag ko nang sabihin kung sino-sino sila, pero sa awa ng Diyos, kapag mabait ka talagang tao, tsaka alam niya yung nasa loob ng puso mo, hindi kanya pababayaan. Never kanyang ibababa. Kumbaga, pag nagpapakumbaba ka, totoo yun. Itataas ka niya. So, kumbaga, ngayon nakita ka niyang ganito, lugmok, itataas ka niya. Pero hindi yung, tsk, ganon, hindi. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mong, kumbaga, yung nangangarap ka pero may sarili kang palo. Yun, ganon. So, ako kasi, ayun si bully, yun ang bubully, ayun yung down na down ka, yung mga naranasan mo, marami kang naranasan, pero ako talaga kasi yung tao na, oops, kapag ayaw sa'yo, okay, turn right, turn left, yun, or saying goodbye, ganun. Kasi kahit sa mga kaibigan ko, ganun ako eh. Kapag ayaw nila sa akin, or parang nararamdaman ko na ako yung pinag-uusapan nila, na nakatalikod ako, yung ginagawa ko, smile pa din si Ara. Pero kahit may nakarating na sa akin, or what, hindi talaga ako yung tipo na magkakaroon ng sama ng loob. Hindi po. Pero mararamdaman nyo kasi umiiwas ako. So, yun kasi, dapat kapag may taong ganun sa'yo, umiwas ka. Kasi, masama yun. Yun ang hindi maganda sa pagkakaroon ng mga kaibigan na marami. So, mas maigi yung dalawa, lima, ganon. Pero, alam mo, solid. Pero, madami naman ako naging kaibigan na talaga namang sobrang ang saya. Tapos, wala naman. Bihira naman sa akin yung mga ganyan. So, never mind. Kasi lahat ng mga kaibigan ko, sobrang love ako. Wala akong kaibigan na talaga naman na, ewan ko ah. Pero, kahit anong gawin nila, basta ako, positive lang ako. Tsaka lagi ko sa kanilang sinasabi, love ko sila. Tsaka, busy lang si Dora. Yun. Ayoko lang talaga ng gulo. Tsaka hindi ako sanay sa gulo. Pero yun lang. Advice ko sa inyo mga ka-Ara. Kapag sinabihan ka ng mga mambabash or ng ibang tao na mataba ka, pangit ka, yun. Mangarap ka. Mangarap ka na baguhin yung sarili mo. Kasi hindi naman lahat ng oras kailangan mo silang pakinggan at kailangan kang magmukmuk dahil sa sinasabi nila. Yun. Ako, eto, mataba talaga ako. Then, wala akong pake sa kanila kung ibabash nila yung katawan ko. Kasi, oo nga naman talaga. Chubby naman talaga. Pero wala akong pakialam. Tsaka, kasi lahat naman ngayon, kung gusto mong pumayat, madaming way. Kung gusto mong gumanda, tsak, madaming paraan. So, huwag kang masasad na, ay, ang pangit ko, ay, ano yung nose ko, ay, mataba ako.
ay may aibag ako, ay pangit ako, ay mababa ako, yun. Yun ang karamihan eh, reality. So, ako kasi, noon, sinabi ko sa sarili ko eh, ha, balang araw, lahat ng yun, makukuha ko din naman, lahat ng mga nag-down sa akin, hindi, papatunayan ko na lang, ganun na lang, then, wow, ganun yung reaction na, oy, ganito, si ganito yan. Oy, si ganito yan. Wala namang katapusan yan eh. Kumbaga, nagpaganda ka, yung pangit ka, nagpaganda ka, ayat mataba ka, nagpa-sexy ka, ang daming basher. Ang daming ingitero out there. So, hayaan mo sila, basta masaya ka. Ganun lang yun. Kapag masaya ka, tsak, lalo silang maiirita. So, don't mind them. Don't mind your monkey business. Yun, out of ano kaya, out of business ka na yun. Kaya, ayun. Ako, dami-dami ko nang dinaanan. Hindi lang naman to. Basta lang, isang araw, nagising lang naman ako eh. Kaya kinikwento ko sa'yo. Kaya, talagang pang 1 hour to. Mahabang usapan to. So, pinagbigyan na kita, kaibigan ko. 1 hour. Ayan, isahan. Madami talaga akong kwento. Oo. Alam ko naman sa mga nakakakilala sa akin, alam ko, madami kayong kwento about me, di ba? Pero ikwento nga nyo yung paano naging ako si Dora. At paano ba talaga ako nagsimula sa pagiging Aradora, ang batang madaming pangarap na makatulong, ganun. Ganun lang naman ako simple. Kasi kung hindi ako marunong tumulong, sigurong yaman-yaman ko na. Choke. Hindi, ganun nga lang po. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na kahit wala na akong pera sa loob ng wallet ko, kahit piso pa yan, lagi kong sinasabi, yung pisong yan, magiging 1 million yan pagdating ng oras. Ganun akong tao. Kahit 1 piso yan, lagi kong sinasabi, ipipikit ko yung mata ko at sasabihin ko, kiniklaim ko na yan, Papa God. Kiniklaim ko yung 1 pisong yan. Magiging times yan. Ganon. Ganon ako. So, pinalaki ako ng lola ko na ganon. Ganon. Na kahit 1 piso pasalamatan. Kahit 1 piso pasalamat ka. Pagising mo, may piso ka. Ganon. Ganon si lola. Yun, na-miss ko tuloy si lola. Pero yun, ganito ako pinalaki ng lola ko. So yun, kaya pagising ko sa umaga, may makikita akong piso. Lagi akong nagsasabi kay Papa God na, Papa God, yung pisong nakita ko, pag uwi ko, 10 piso na yan. Hindi, ganun po. Kaya si God siguro, lagi niya akong binibiro. Ang dami niya kaya sa akin binigay na pagsubok. Pero sabi nga niya, wala daw siyang hindi kakayanin. Lagi ko kasi siyang nasa likod. Lagi niya akong ginagabayan. Kaya yun, gumising ako ngayon na may subscriber na 2,200 subscribers. Maraming salamat. Maraming salamat, Papa God. And maraming salamat sa mga taong nasa likod nito. Yun. At sana tulungan nyo pa po ako. Sana panoorin nyo itong mga corny videos ko naman. Yun, kahit corny naman to, tiyagaan nyo na lang. Iangat nyo naman yung bahay ko. Ayun. Oo nga, nakakaano din. Nakaka-inspired yung mga ibang vlogger. Yung nakumikita na sila. Pero hindi mo naman kailangan na mainggit, ayan. Kailangan mo rin pagsikapan yung ginawa nila. Yung, oo nga. Basta kapag naabot ko din yung naabot nila, siguro alam na nagpapagad yung kaya niya ako pinush dito. So, alam ko hindi naman siguro ako makakarating dito kung hindi naman ako pinush ni Papagad eh. So, yun. Basta, yung first thing ko na gagawin kapag yung unang kita ko dito, may 5 akong pupuntahan, 5 tao na simula nung bata ako,
sila yung naging lakas ko na ano ba yun? Ilakas ko eh. O sila yung naging lakas ko na maging ako ito ngayon. Kasi syempre, katulong ako noon. Hindi, joke. Oo, naging katulong nila ako noon. So, syempre, gusto ko silang pasalamatan. Kasi kung hindi talaga nila ako teenage para magtrabaho, maging masigasig sa pagtatrabaho sa loob ng bahay, eh wala si Dora. Yun. Basta kayo yung limang priority list ko kapag kumita na ako dito. Yung unang kita ko. Kayo yung pasasalamatan ko kung paano nagsimula si Dora. Kayo yung una-una. At age of 8, yun, nagtrabaho na ako sa inyo. So, yun, pasasalamatan ko po kayo. So, bagamat hindi na nila ako makikilala, dahil nga, alam ko, madami din talaga akong pinagbago, tsaka tumaba talaga si Ara, yan, mataba talaga si Ara Dora, yan. Basta limang tao, at sa buong mundo, ipapakita ko po yun, at sasabihin ko bakit sila yung napili kong lapitan at pasalamatan. Kapag kumita ako dito, sila yung una-unang lalapitan ko para pasalamatan. At matagal-tagal na rin po tayong hindi nagkita-kita simula nang umalis ako sa kanila. Babalikan ko po kayo. At doon din po sa kumupup sa akin at nagtsaga, ayun, babalikan ko rin po sila. At makikilala niyo yung buhay ni Dora. Kaya rin, siguro, pinush na ako ni Papagad dito. Dahil alam niya kung, alam niya yung reason out. So, sabi niya kagabi, magpasalamat ka, ilang beses magpasalamat ka. Huwag mo kaliligtaan. Lagi niya naman sa akin sinasabi yan. Sa mga client ko, ganito i-push mo, magpasalamat ka. Hindi nga lang ako nakakapagsalita na, oy, salamat, ganito. Pero, parang, syempre, on my way na lang, on my own way. So, sa madami-dami pang kwentuhan na gusto nyong masubaybayan at malaman kung ano-ano yun, talagang madaldal si Dora. So, abangan nyo po yung maraming videos na makakasama nyo ako. Hindi kasi ako sanay ng maraming kaartehan. So, yun. So, maraming salamat once again. At see you later. Mamaya naman po kasi magtatrabaho muna ako. Magluluto muna ako ng breakfast. Yun. Magsisay bye-bye muna ako at gagawa pa ako ng breakfast. Hanggang sa muli, mga kaara. Stay po kayo. Stay lang kayo dyan. Later on naman tayo magkita-kita. Bye-bye. See you. Yan, si Ara Taba. Bye-bye.